Nagbabala ang mga otoridad laban sa mga nagbebenta ng mga Peking gold bars sa Davao City. Ang ilan sa mga naloko, natangayan ng libu-libong piso. Makibalita tayo kay Riel Soroche ng RTV1 Mindanao. Ilang biktima na ang dumulog sa Marilog Police Station sa Davao City matapos daw maloko ng mga nagtitinda ng mga gold bar na kalaunay nalaman lang peke pala. Ang halaga raw ng kada isang gold bar nasa 400,000 pesos. Kabilang sa mga biktima raw nito, ang isang taga Kamigin, nakapagbayad na raw siya ng 70,000 pesos. Pero huli na nang malaman niyang peke pala ang nabili niyang ginto. Patik-atik nga nagbaligya o gold bar. So ang ilang sistema, taga kwanto siya, Real, taga Kamigin, no? So nag-establish log contact dito, tapos giunhan niya o 70,000 para makuha po ang katunga bali. Atong kuan, bali worth 200,000 ni siya, kaning isa ka bar. Ayon sa pulisya, matagal na ang modus na ito sa lungsod. Noong January 24 nga, inaresto nila ang isang Samuel Nugan dahil sa pagbebenta ng mga Peking gold bar. Hindi nagbigay ng pahayag si Nugan, kaugnay ng paratang sa kanya. Naniniwala ang mga otoridad na may mga kasamahan pa si Nugan na sila ngayong nagtatrabaho para makapanloko. Kaya payo ng pulisya sa publiko. If ever na may mga tao nga muatim o pamaligya, ipahibalod dayon sa kapulisan, no? Kay para itong maaksyonan. Riel Soroche, Nagbabalita, Pilipinas.